Ito rin yung panahon kasi, Ricky, na dumating yung pito-pito. Yeah. Ito rin yung ng pito-pito Regal. Ng Regal. Ng Regal. Oo. Yeah. Paano yun nag-umpisa? Anong it year was born yung out of, ito yun, 90s yun. Pero dito nagawa, dito na discover si Lapsias. Sina Lapsias, sina ang Jeffrey Jeturian. Sila Jeffrey Jeturian, gumawa ng mga Pila Balde. Mm-hmm. Okay, bakit yun nauso? Eh, ano yun ni na mother at ni na Joey Gosing Feo? Eh? Isang paraan project ng nila. Pagtitipid pa rin okay. Na maggawa natin isang pelikula sa loob in ng 7 araw. Days. That's right. Okay. And nagawa nila. Mm-hmm. And nakapag-produce sila ng mga mahusay na director at magagandang pelikula. At meron din silang, siyempre, nagawang ibang klaseng pelikula. May nagawa ibang klaseng pelikula, but it gave birth. At saka ang dami napakahusay na pelikula ang naipalabas nung panahon na yun, yung mga pito-pito, ang dami. Mm-hmm. So, ideya yun nila Joey at saka nila yung mother. So, revolutionaryo ni Labdol na gawa dahil sa pito-pito. At pag tinignan mo yung mga indie films ngayon, nakaka 5 days, 7 days din sila ng shooting sa limited budget. So, I mean, essentially, nag-umpisa ito doon kina mother. 10 araw, masyado ng luxury yun. Okay. No, pero anong naging epekto ng pito-pito sa Cinema One? Well, sa output naman yun eh. Oh nga, pero kasi dumadami yung did you start to show films na galing kina mother na pito-pito? Lahat ng pelikula nila pinapalabas namin eh. Hmm. So wala naman kaming choice kasi sa dahil sa supply kailangan naman ipalabas din yung mga pelikula lahat. Oh, Ricky, nakagawa ka ng materials doon sa pito-pito movies? Hindi. Bakit, Ricky? Hindi ko alam. Hindi ako nabigyan ni mother ng ganung chance. Kaya dumadalas ako sa Regal that time. I think ito yung mga panahon ng mga Jezebel ni Alice Dixon. Okay. O, estudyante pa ako ng estudyante ko si Ronald naman. kasama na ako doon sa Jezebel na yun. No, because ito rin yung panahon na dumating, lumala ang film piracy. Anong year yan? 2000? 90s ito eh. Late 90s, kung hindi ako nagkakamali. Mm-hmm. Ang tindi noon ng film piracy. Film production yan eh. During 2000, doon na kumukonte yung pelikula. That time siguro mga 200. Mm-mm. 200 plus a year. Dami, ano? Dami. Oh. Hindi pa namin kailangan mag-produce eh. Kasi ng 2000, 2001, you had enough supply. Nagdudwindle na yung supply ng pelikula. Kasi wala na masyadong nagpo-produce. Okay. Nga, masyadong mahal yung film production dahil film yung ginagamit, hindi digital. Right. And syempre, pag konti yung pelikula, maapektuhan kami. Wala kaming mapapalabas. At saka noon, di ba, napaka-creative kung paano pinapirate yung mga pelikula. You remember that? Ngayon, pero mas malala ngayon ng online piracy. Ay, kasi mas malala ngayon. Talaga, Ronald? Oo. Uh-huh. Kasi ngayon, akala nila okay lang mag-pirate. Mas iba yung attitude ng mga tao ngayon kesa dati. Dati alam nilang mali mag-pirate. Pero today, halimbawa, nagpa-pirate for not necessarily to monetize, just to be able to watch movies, for example. Pero during that time, pinagkakaperahan talaga yung mga pelikula. Clear na violation ang tawag doon. Dati alam nilang mali yung ginagawa nilang. Isang krimen talaga. Yung pamimirata. Eh ngayon, iba na attitude ng mga tao tungkol sa piracy. Ang tingin nila, privilege na to watch it. Kaya ngayon, nag-iiba yung pag-iisip. Hindi mo laman kung ano yung tama o mali or ano yung para sa kanila yung isa tama yun sa mga dahilan, Ricky, kung bakit kumonte ang output ng pelikula. Isa, no? One of the many reasons. Yeah. Uh-huh. Aside from sa pagtaas ng cost of production. Ang laki ng cost of production. Yung nanonood naman nag-dwindle. Tama ba? Yung income ng nanonood. Lumiit. Lumaki naman ang gastos ng gumagawa ng pelikula. Correct, oo. Dumami yung pamimilian nila ng mapapanood na pelikula. So, lalong nagkalayo-layo yung mga sektor. Mm. Magastos talaga yung, basta yung totoong pelikula yung production during that time. Kasi,